Chapter 24. Lumipas ang isang linggo na hindi ko siya nakikita. Kahit sa office niya o sa mga meetings ay wala siya. It's not like I miss his presence. I'm just curious kung bakit bigla siyang naging a wall. Dapat nga hindi ko na iniisip yun. Pero hindi ko maiwasan. Tsaka may mga dapat siyang pirmahan na ngayon ay hindi pa nagagawa. I even called his secretary, but he said he doesn't know his whereabouts. Napahilot ako sa sintito nang matapos akong mag-review ng mga documents. Inaral ko rin ang bawat detalye sa panibago naming project. This week has been so stressful. Bukas na bukas rin ay gagawin na namin ang planong pagpunta sa hideout ng mga kriminal na yun. Isa rin yun sa aking pinaghahandaan. Napag-usapan na namin ang gagawin. They showed me the map and told me everything we need just to catch those criminals. Dion trained me again this whole week. Pag-uwi ko ay diretso ako sa bahay niya at doon nagtitrain ng self-defense, pagbaril at kung ano-ano pa. I have a license. I can have a gun anytime. But of course, for protection only, hindi para sa masasamang balak. Ako mismo ang nagsabi sa kanya noon kahit todo tanggi siya dahil pagod na raw ako sa maghapon at baka ma-overfatigue ako. Mabuti na lang at ako ang nasunod. We're all set. Kailangan ko na lang ng sapat na pahinga. Kaya ngayon ay hindi na ako pinayagan ni Dion na pumunta sa kanya. He told me to rest the whole night. Pinagsabihan din niya ang sekretary ko na huwag na akong bigyan ng schedule o kahit anong gagawin ngayong gabi. Tito, Tita, and my cousins doesn't know about this plan. Even Amber and Hugo. I hid it to them, so they won't stop me. Alam na alam ko na ang ugali nila. Tsaka mag-aalala lang sila sa akin at baka mabulilyaso pa kami. This is the perfect time para ipakita ang mga natutunan ko sa training. I won't let those tragedy happen ever again. I'm done. Bago umuwi ay naisipan ko munang dumaan sa mall dahil may mga kailangan akong bilhin. Habang naglalakad sa loob para hanapin ang mga bibilhin ay may nakita ako sa di kalayuan na pamilyar na muka. It's Lovier, wearing a sexy maxi dress with a coat on her shoulder. Ang sopistikada niyang tingnan kahit noon pa man. She's holding a lot of paper bags and she's not alone. Sumulpot sa gilid niya si Axel na may hawak rin ng mga paper bag ng isang sikat na clothing brand for babies. Halos nasa 10 ata ang bitbit niya sa magkabilang kamay. Biglang sumikip ang dibdib ko. Napahinto ako sa paglalakad at natulala sa nakikita. Clothes? For a child? Obviously. May anak na sila. What have you done, Axel? After banging me last week? Here you are, being a responsible father? Damn! My heart suddenly clenched. It's like I've been pulled all over again. Tumulo ang ilang butil ng luha sa mga mata ko, kaya agad ko itong pinunasan. Umiwas ako ng tingin sa kanila at bumuntong hininga. Ba't pa nga ba ako nagulat? Eh sila naman talaga ever since umalis ako. They both fooled me, remember? I used my backhand to wipe my tears. No, you will not cry again, Hillary. Tama na ang pagpapakatanga. Tapos na. Huwag na tayong bumalik sa dating tayo. He's already happy with his family. Kahit na sila ang naging dahilan ng mga naging sakit at trauma ko. Hayaan ko na sila. I should focus on more important things. Huminga ako ng malalim at naglakad papunta sa kanila. Nakatalikod sila at namimili ng mga damit. I think nasa 2 or 3 years old pa lang ang anak nila base sa mga pinipili nilang damit. Naisipan kong dumaan sa gilid nila dahil dun sa parting yun din ako mamimili ng mga damit na ibibigay ko sa anak ni Amber at Hugo. Isa ito sa mga sinadya ko ngayon dito. Ang malas ko nga lang dahil kung kailan maayos-ayos na ako, eh sila pa ang makikita ko. I hope they're not having nightmares at night for fooling me. Sana, hindi sila nakakaramdam ng guilt tuwing naiisip nila yun.
Dahil kung ako ang nasa kalagayan nila at may niloko akong tao, malamang hindi ako makakatulog at hindi ako tatantanan ng konsensya ko. Sinadya kong tabigin ng kaunti si Riviere sa balikat, dahilan kung bakit sila napatingin sa akin. "Oh, I'm sorry. I didn't mean to bump you. Nakaharang ka kasi sa dadaanan eh." Nakita ko ang pagguhit ng gulat sa mukha niya. I looked at Axel and he's seriously looking at me. Not mad, not shocked. He's blankly staring at me. I smirked and didn't bother to wait for Lovier's response. Tumunoy na ako sa pupuntahan ko at mabilisang namili ng mga damit. Kuha na lang nga ako ng kuha para lang makaalis ako agad dito. Nakakasuka silang tingnan. Imbis na dumiretso sa mansyon ko para umuwi, ay huminto muna ako sa isang park kung saan tanaw ang malawak na ilog at may mga mangilan-ngilan ring tao. Gusto kong i-clear ang utak ko at makaramdam ng kahit kaunting kaginhawaan dahil bukas ay matindi ang kakaharapin namin. Umupo ako sa isang kahoy na upuan at sumandal. Ang ganda ng buwan. Nagre-reflect ito sa ilog. Karamihan sa mga nandito ay mga magkarelasyon. Napatingala ako at tumitig sa mga bituin. I sighed. "Mom, Dad, this is it. I'm gonna take revenge tomorrow." Sambit ko sa hangin. Baka sakaling naririnig nila ako sa kung nasan man sila. "I don't know if this is what you want, but I'm gonna have it, whatever it takes." Naramdaman ko ang pagkibot ng labi ko. "I'm such a crybaby. Basta kapag mga taong mahalaga sa akin, umibigay ako. I can't stop myself. I may be ruthless or rude to others, but when it comes to them, my emotions are unstoppable. Alam ko pong hindi niyo ako pinalaking ganito, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako matatahimik kung hahayaan kong walang justice ang pagkamatay niyo. I can't live with that thought." Garalgal na dagdag ko pa dahil sa pagpipigil na umiyak. "It's such a shame that those people who did this to us are sleeping peacefully, happy, living without a problem. While us, we are suffering. It's unfair. Especially Axel and Revere." Napayakap ako sa sarili ko nang humangi ng sobrang lakas. Naramdaman ko agad ang lamig sa katawan ko. I closed my eyes and feel the cold breeze. Napamulat na lang ako nang maramdaman ko ang pagpatong sa akin ng isang makapal na jacket. Napatingala ako at bumungad sa akin ang seryosong mukha ni Von, ang bunsong kapatid ni Dion. "You're gonna catch a cold, milady," he said in a cold tone, matching the atmosphere. "Are you following me, Von?" he smirked. Umupo siya sa tabi ko at tinitigan ako. "I'm not. It just so happened that we both were in the same place," sagot niya. Hindi ako basta-basta napapaniwala, pero hindi ko ugaling magtanong ng magtanong. Kung nagsisinungaling man siya, bahala na siya ron. Inayos niya ang pagkakalagay ng leather jacket niya sa balikat ko, kaya napakunot-noo ako. "This is not him. He used to stay aloof. Tsaka hindi siya pala kausap nun paman, unlike his brother. Tsaka, nasa side ito ni Axel. I don't know if he's spying me or what." "Don't look at me like that. I know how my brother cares so much for you. I don't want you to get sick because that motherfucker will worry." I chuckled. "Worry my ass. Alam ng kapatid mo na kaya kong alagaan ang sarili ko. I don't need anyone to take care of me." "But he did." Putol niya sa akin. "Yeah, voluntarily." Tinukod niya ang dalawa niyang kamay sa kanyang tuhod at pinagsiklop ito. Tila may iniisip siyang malalim. Parehas kaming nahinto sa pag-uusap at nakatulala lang sa ganda ng langit ngayong gabi. He's wearing a gray men's tee at denim pantalon na kulay itim. Ang simple niyang tingnan para sa isang bilyonaryo din. Si Dion naman ay mahilig sa mga suit. Bihira ko lang siyang makita sa ganitong outfit. Medyo may pagkamaarte din yun.
Noong unang pagkikita nga namin sa mansyon ni Axel, ay akala ko si Dion ang pinakamasungit at mahirap lapitan. Si Von pala. Axel, basag niya sa katahimikan. Hindi ako nagsalita. I want him to stop saying his name in front of me, but I didn't even dare to speak. Na-curious ako sa susunod niyang sasabihin. I admire him. He's so strong. Imagine letting go of the person you love the most in exchange for his safety. Tapos sa paraang hindi mo inaakala. He did all of that. What are you trying to say, Von? That he betrayed you for a good reason. Hindi ko napigilang tumawa. Please stop making me laugh. I've been hearing the same words from him. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Kahit ano pang reason nyo, it will never, never justify his cheating. If you only knew. Tumuyo ako at tinanggal ang jacket niya sa balikat ko. Tiniklop ko pa yun at maayos na nilapag sa gilid niya. Ayoko nang makarinig ng ganito. Para silang nanggi-guilt trip. And I don't like it. Axel is trying to cloud my mind these past few days. Now, eto namang cousin niya. Sana nga, alam ko lahat. Pero kung ganitong paliwanag ang sasabihin niyo, I'm done. Tsaka it's been years. He brought me so much pain and trauma. I'm focusing on more important matters now. Tapos na. I saw the sadness in his eyes, pero bigla ring nawala. Magpipinsan nga sila. Halos pare-pareho ng mga ugali. Hindi nyo na mababago yun unless he himself will explain everything to me. Baka dun. Maliwanagan pa ako. Thanks for the jacket, Von. I gotta go. Dagdag ko pa bago ako naglakad palayo sa kanya. Hindi pa man ako nakakalayo sa kanya nang marinig ko ang pahabol niyang sagot. I know you will understand him soon, milady. You both suffered, and you guys deserve to be happy. Hindi na ako nagsalita pa at dumiretso na sa sasakyan ko. I tried so hard not to cry, but when I sat on the driver's seat, my tears started to flow. Damn it! We both deserve to be happy? He's already happy, for fuck's sake! May pamilya na nga siya, diba? Is he even aware? Mali pala ang desisyon kong magpahinga dun. Nagulo lang ulit ang isipan ko. Ba't ba ako sinusundan ng kamalasan? Nagsisimula na akong mapagod. Ayokong pumalik sa umpisa. Nang makauwi, ay hindi na ako nag-atubiling pumasok sa kwarto ng mga magulang ko at doon matulog. Wala akong pinatanggal na kahit na anong gamit dito. Even their bed, their pillows, everything. Pinapalinisan ko lang siya araw-araw. I hugged their favorite blanket na niregalo pa sa kanila nung kasal nila. It's Lola's gift to them. Doon ko ay binuhos lahat ng iyak ko. Kinausap ko lang sila sa utak ko at humingi ng gabay hanggang sa dalawin na ako ng antok. Are you ready? Kasalukuyang kaming nandito sa van ni Dion habang nag-aabang ng mga susunod na gagawin. It's already 2 p.m. and we're still waiting for the next move. All of his men already secured the building. Pinalibutan na nila ito para walang makalabas o makatakas na kahit sino. We are wearing black masks and gloves. Nakasuot naman ako ng overall black leather outfit at black boots. Dion, as usual, is wearing a black suit. Parang pupunta lang sa kanyang opisina. I am. In fact, ang tagalan natin dito, hindi pa ba tayo gagalaw? Naiinip na sambit ko. He laughed. Don't get too excited, love. May bisita sila sa loob. They're having a meeting. Let them leave first before we start. Hindi tayo pwedeng mandamay ng ibang grupo. Anya, napatango-tango ako. Tama nga naman. I don't want anyone to be part of this plan if they're innocent. I am holding a sniper. May dalawang caliber 45 din sa magkabila ang legs ko in case someone interfere my move. Hindi lang ako pang malapitan. Kaya ko rin ang long range, kaya dito ako nilagay ni Dion. Para na rin daw mapanatag siya na ligtas ako sa malayo. He can't take risk. Baka daw pagbabarilin niya lahat ng nasa loob kapag napahamak ako.
May mga target lang kami dito at hindi naman namin idadamay ang alam naming inosente sa loob. As far as we know, they had hostages inside. Sa pilitang nagtatrabaho sa kanila, kaya naman plinano talaga namin na maigi ang araw na ito. I will not just get justice to what they've done to my parents. I will also release those hostages. Give them freedom. It is like two birds in one stone. I slept well last night, kaya handang-handa ako sa mga mangyayari ngayon. Whatever happens, it's gonna be worth it. Okay, get ready. I already hear the chopper. Aalis na sila anytime. Basag ni Dion sa katahimikan. Leon, go with her. Utos pa nito sa isa niyang tauhan. Tumango ito at nauna nang lumabas. Susunod na rin sana ako nang hawakan ako ni Dion sa braso para pigilan. Please, stay safe, Hill. You have your radio? Yes, you too. Alright, if anything bad happens, don't hesitate to radio me, okay? I will. Sagot ko na lang at sinundan na si Leon. Dion and his team will head inside. If we hear gunshots, that will serve as our signal to fight. Nakarating na kami sa mataas na bahagi ng tambak ng mga bato dito sa bandang likod ng kanilang warehouse. Dito ang mas may magandang vantage point ng mga target namin ngayon. Sana lang ay nandyan talaga silang lahat sa loob. I can't wait to shoot them on their heads. For everything they've done, they deserve to die. No one can leave this place without a bullet in their body. Use this. Inabot sa akin ni Leon ang isang makapal na carpet para hindi ako mahirapan sa pagdapa. Lagot ako kay boss kapag nagkasugat ka. Good thing I have that. Don't worry, Leon. Siya pa una kong babangasan kapag pinagalitang ha. Mahinang sambit ko at dumapa na. Tinignan ko sa hawak kong telescope kung nasa tamang kwarto ba ang target namin. I smiled when I saw them there, sitting while having a drink. May isang lalaki na nakatalikod sa amin. He's wearing a round cap. Yung parang nakikita sa mga old movies. Pang-mafia ang datingan. He's also wearing a suit at nakadekwatro pa. Para silang may seryosong pinag-uusapan. Akala ko ba aalis na sila? I heard a chopper. Tinignan ko ang pinakaitaas ng building at paalis na nga ang isang chopper. This only means na hindi lang isa ang kamiting nila. Tinitigan kong mabuti kung sino ang kaharap ng isa naming target. Napansin ko ang paggalaw nito at ang pagsenyas ng kamay sa kanyang likod. When his body moved, my heart started beating fast. Parang familiar. His body, that masculine. Bigla itong lumingon sa kinaroroonan namin. Kaya naibaba ko agad ang hawak kong telescope. No! Fuck! Mabilis kong kinuha ang sniper ko at pinalit ito sa telescope. Tinitigan kong maigi kung sino ang kausap ng target ko. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ako kontento sa nakita ko. I wanna make sure. What is it, Hillary? Tanong ni Leon. Shit! It can't be! Binitiwan ko ang sniper ko at tumalikod. Napasa po ako ng noo at hindi alam kung anong mararamdaman sa oras na to. Inagaw sa akin ni Leon ang telescope at siya naman ang tumingin. That's Axel! What the hell? We should radio Dion. He's gonna bomb the warehouse. What? Gulat kong tanong. Yes, he didn't tell you that? Umiling ako. Why do you think I'm reacting this way if I knew? Damn! Wala to sa plano! They're gonna rescue the hostages and bomb that building. I didn't know he hid it from you. Call him! Fast! His cousin is inside. We can't do this now. Aligaga kong utos sa kanya. I may hate that scumbag, but I don't want him to die. I'm mad and confused because of his appearance today, but I will assure his safety first. Tsaka ako naiisipin kung anong dahilan kung bakit siya nandito. Folk 1, I repeat, Folk 1, do you hear me? Walang sumagot. Inulit-ulit ni Leon ang pag-radio sa kanila. Folk 1, I said to you, is she safe, Leon? Sagot ni Dion sa kabila. Inagaw ko agad ang radio kay Leon. Who told you to bomb the building, Dion? You're lying to me now? Gusto kong sumigaw at magalit dahil sa frustration. I'm sorry, Hill. We need to bomb it.
It turns out this is one of their main labs too. They're doing illegal activities inside, such as drugs, party capsules, and many more. We need to destroy it. Well, I guess you need to stop that idea. I saw Axel inside. He's talking to the leader. I know you don't want him to die, don't you? Natahimik siya. I took the chance to talk so he would understand me. Let's just go with the plan. Tsaka na natin alalahanin si Axel. Don't bomb the building unless it's safe and already outside. Maybe you can do that after, okay? I heard him sigh. Fine. Pinatay na niya ang radio kaya napabuga ako ng malalim na buntong hininga. Thank God he listened to me. If I find out that you're one of them, Axel, I swear, I will not save your life again. Instead, I'll kill you myself. Kinalma ko na muna ang sarili ko bago ulit bumalik sa pwesto ko. They're still talking. Nanginginig man ang kamay ko ay hindi ko pa rin maalis ang hawak ko sa sniper. Tinutok ko ito sa target ko at naghintay ng magiging signal. May inabot si Axel na attache case sa kausap niya. Binuksan naman nito yun at tiningnan ang laman. I can't see anything. Hindi ko alam kung ano ang nasa loob nun. Sinubukan kong itutok ng maayos ang mata ko dun para malaman, hanggang sa napanganga na lang ako nang makita kong pagpunot ng baril ni Axel bago binaril ang mga nasa harap niya. I gasped the moment I saw him holding that gun. He killed them without a glint of remorse on his face. He's like a pro to this. Hindi ako makagalaw dahil sa nasaksihan. Did he just kill my targets and his men? Nakita ko ang pagsulpot ng ilang lalaki sa likod niya at kinuha ang ilang papeles at ang attache case bago lumabas. Sumunod naman sa kanila si Axel. And that's the start of more gunshots. I and Leon heard them all from the inside. Naging aligaga ako sa paghahanap ng iba pa naming target. Leon, asan ang iba? Tanong ko sa kasama ko. Pero hindi na to nagsalita. Lumingon ako sa gilid ko at laking gulat ko nang makita itong walang malay. Nakaapak ang isang paa sa kanya kaya napatingala ako. Gotcha! Sambit nito bago ako pinukpok ng baril sa ulo. Nandilim ang paningin ko hanggang sa nawala na rin ako ng malay. The last thing I heard is his voice telling his men to carry me and put me inside their van. The rest, I don't know. I blacked out. I know for sure he already received my message. Let them come. Alam kong maahanap din nila tayo agad. I know she's too important for them. Nasa atin ang alas. Bro, she's moving. Dahan-dahan akong nagmulat ng mga mata at naramdaman agad ang hapdi sa ulo ko dahil sa pagpukpok sa akin kanina. Nagpalinga-linga ako at nakita ang ilang kalalakihang nakapalibot sa akin. Some look like goons, and some of them look quite good. Too bad. I'm gonna kill them all once I'm free with the ropes tying both my hands and feet. I remember Leon. I wonder what they did to him. Nakahiga ako sa isang malawak na kama. Nakatali ang dalawa kong kamay sa itaas na bahagi nito, at ang mga apa ko naman ay nakatali din. May busal sa bunganga ko, kaya hindi rin ako makapagsalita. I tried to stare at them with so much rage in my eyes. I groaned instead of saying scumbags because of this fucking handkerchief inside my mouth. Well, about time. Be ready. They'll be here anytime soon. Ani ng isa sa kanila. Tinanggal naman nung isa ang busal ko sa bibig bago ako hinawakan sa panga. Napaungol ako nang maramdaman ng higpit ng pagkakahawak niya roon na tila ba pinipiga. Good to see you, Madrigal. Ikaw na mismo ang lumapit sa amin. Natatawang sambit nito. Taking revenge for your parents' death, huh? Well, I'm sorry to burst your bubble, but you will die in our hands too. Makakasama mo na sila maya-maya lang. Dagdag nito. His eyes definitely look like evil. Pinakawalan na nito ang pangako, kaya matalim ko siyang tiningnan. We'll kill her after we kill Devon. He's been a hindrance. These two seem to have the same agenda, and that is to take revenge.
I'm not here to take revenge. I'm here to get justice. Sigaw ko sa kanya. I'm not scared. I'm terrified. I don't want Axel to be killed. Para akong nahihirapang huminga sa kaisipang mamamatay siya sa harapan ko mamaya. I can't bear to see that. I can't. Justice? Your father ruined our deal. Tinakbuhan kami ng magaling mong ama, kaya dapat lang sa kanya ang mamatay. Galit na sambit nung isa pa sa kanila. I looked at him with disbelief. Tinakbuhan? Saan? What does that mean? My eyes started to water. I'm confused as fuck. No! My father is a responsible man, sambit ko. Tumawa siya. You're lying! And even if he did that, it doesn't justify what you have done. Killing my parents is not the answer to your goddamn problems! Sigaw ko, na halos pumiyok na dahil sa pagpipigil na umiyak. Sinampal ako ng pagkalakas-lakas nito, kaya napabaling sa kaliwa ang mukha ko. Stop it, Vince! Get a hold of yourself. Nandito na sila. Pigil sa kanya nang sa tingin ko ay pinaka-leader nila. I can taste the blood on my mouth and the pain on my right cheek. I didn't give him the look of who's in pain because simply, I don't want him to be satisfied to what he did. Instead, I looked at him blankly. Just make sure to kill me first, asshole. Dahil kapag ako ay nakawala rito, ako mismo ang tatapos sa inyo. Hindi na kaya ng dibdib ko ang sobrang galit na nararamdaman ko ngayon. Tuluyan ang tumulo ang mga luha ko, pero nanatiling blanko ang emosyong pinapakita ko. Para akong robot na umiiyak. Halo-halo ang nasa utak ko ngayon. They said that Axel is already here. I wonder if kasama niya sila Dion. Mapapanatag lang siguro ako kung nandito rin siya. I tried to look at my tied hands. Naghahanap na ako ng pwedeng malusutan para makawala. I also started creating an escape plan. Sana lang ay makawala ako rito bago nila tuluyang maisakatuparan ang plano nila kay Axel. I know his capabilities, the power he holds, everything. Pero kung ako ang magiging leverage nila, I know he won't think twice to kneel before them and beg.